Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, hindi muna tayo magluluto ng puto kasi may nag-request din po sa akin na magluto nito. Ngayon, iba muna itong gagawin natin. So bago po tayo mag-start, kung di ka pa po nakasubscribe, click mo pang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated kung ano man po yung mga bago nating i-upload. So, ang gagawin po natin ngayon ay pang-ulam. So, ang gagamitin natin, 4 na pirasong itlog, saka 2 pancit canton, saka itong onion spring. So, yan, i-prepare lang natin itong mga gagamitin natin. Nagpapakulo ako ng tubig kasi pakuluan ko muna itong pancit canton. Pero yung kuya ko, pag gumagawa siya nito, yung pancit canton na yan, yung noodles, hindi niya pinapakuluan, binababad niya lang dito sa egg. So, pag prinito mo siya, crispy siya. Pero this time, itatry natin na pakuluan yung pancit canton para mas, siya, mas malambot. Saka, pag prinito natin, hindi siya matitigas na parang crispy noodles. So yun, i-prepare ko lang yung egg. Itong 4 na pirasong itlog, nabili ko lang po kanina. Ang isa nito ay 5.83. So wala pang 6 pesos kada isa. So sa panahon ngayon kasi masyadong mahal ang bilihin. Kaya kailangan natin maging creative sa mga pagkain natin sa araw-araw. So ito po, kunti lang yung gastos nito, halos 50 pesos, kulang 50 pesos, wala pa yung mantika. So siguro naman, lagi naman tayong may mantika sa bahay, kaya kung magpuproduce tayo ng ulam, ito na lang yung kailangan natin, itlog na lang at pancit canton. So para maiba naman, gawin natin tong fried pancit canton with egg. So, si Kuya Rudy kasi gustong-gusto niyang itry ito. Kaya, gawin muna natin. So, hiniwa ko lang ng maliliit yung onion spring. Yan, liitan lang natin para hindi siya masyadong visible dun sa ginawa natin. So, yan, isasama na natin to dito sa egg. Di na po ako mag-a-add dito ng seasoning or asin or di na tayo mag-a-add kasi yung panimpla ng pancit canton, yun na lang yung gagamitin nating panimpla. Yan, pati yung mantika at toyo ilalagay natin dyan. Mas masarap din siguro kung yung maanghang na pancit canton yung gagamitin natin kasi itong nabili ko ay calamansi flavor lang siya, hindi siya maanghang. Itatry na lang din natin ito. So, first time ko itong gagawa nito sa aking channel. Yun, haluin muna natin habang pinapakulo yung pancit canton at pinapatulo at medyo palamig-lamigin na rin muna natin bago natin siya ilagay. So, haluin natin itong egg at saka yung seasoning ng pancit canton. Yun. Nilagay ko na po yung pancit canton. Medyo mainit-init pa. Medyo may usok-usok pa. Kasi nagmamadali na tayo. So, ayan. At para magkaroon pa ng ng binder yung ating lulutuin, nilagyan ko po yan ng 1/2 cup na breadcrumbs. 1/2 cup lang naman. At ngayon, nagpainit ako ng kawali. Dito tayo sa induction cooker magluluto. At nilagyan ko na siya ng mantika.
gagamit tayo ng non-stick pan. Medyo may gasgas na nga tong non-stick pan natin. Kailangan na nating bumili ng pangmalakasang non-stick pan. Kasi luma na naman yung ating ano. Ayan. Nilagay ko na po yung pancit canton na may egg. Yung minix natin kanina. Ilagay ko na siya. At ipiprito natin to. Mga apat siguro kasya na dito sa kawali natin. So yung pasensya na kayo, medyo maingay dito sa paligid natin. May mga aso-aso kasi dito. So tuloy lang natin yung pagprito. Balik na rin natin mamaya. Pagkaalam natin na okay na yung kabilang side. So tatlo lang yung nagkasya kasi masikip na pag apat. Mahirapan tayong magbaliktad. So hindi pantay yung ano niya. Pagka-crispy niya. Kaya mamaya babalik na rin natin siya ulit. So tuloy-tuloy lang natin yung pagprito hanggang sa maluto natin to. Ito na po yung ating panghuling salang. Matatapos na tayo sa ating fried pancit canton. Ayan. Ito na po. Ito na yung ating finished product. Ilagyan ko lang siya ng tissue para maabsorb niya yung excess na oil pa. Ayan. At tinikman ko na rin siya. Masarap pala siya.
po yun para po sa mga nagtitipid. Ito po kaya na itong makakain yung 3 to 4 person kung hindi naman ganun kalakas kumain. So yun lang po, maraming salamat at sana po nakapagbigay na naman ako sa inyo ng tips kung ano po yung pwede natin makain sa panahon ngayon na mahal ang bilihin.